Mariette and welcome to my channel. So for today's video, mag-experiment tayo kasi itatry natin kung totoo bang nakakalinis ng white shoes yung Colgate or yung toothpaste. Kasi ilang araw nang pinapalinisan sa akin ni Josh yung mga shoes niya, pinaka-hate kong gawin yun, yung maglinis ng white shoes. Kasi dati natatry ko, pag naglilinis ako ng shoes, instead of maging white color siya, nagiging yellowish color siya. So, nanood ako sa YouTube kung paano linisan yung mga white sneakers and nakita ko toothpaste yung isa sa pinakamabisang panlinis ng white shoes. So, for today's video, itatry natin kung totoo nga bang nakakalinis ng shoes yung toothpaste. Dahil wala kaming white Colgate or white toothpaste, bumili ako sa tindahan kanina. And kailangan din ng yung hindi na ginagamit na toothbrush. And naglagay na rin ako ng tubig dito. Yan. So, ito na yung shoes ni Jazz. Yung Stan Smith niya. Lagi ko kasing nililinisan dito. Kaya lang, ito yung sinasabi ko kanina. Instead of na maging white, naging yellowish siya. Dito sa may sole niya. Ayan. Tignan natin kung puputi pa. Kung may chance pa siyang pumuti. Ayan. Pinakamahirap i-maintain yung white shoes. Ako, pag ginagamit ko yung mga white shoes ko right after na umuwi ako ng bahay, nililinisan ko na siya kaagad. So, ito naman yung sa akin. Itatry muna natin kung effective sa shoes ni Jazz yung Colgate. Pag naging effective siya, lilinisan ko rin yung sa akin. Pero kapag na-damage siya, sorry Jazz, bahala ka na. Palinisan mo na lang sa labas. So, tinatanggalan ko na siya ng sintas. And, sabi dun sa napanood ko, pati yung sintas ng shoes, babad mo sa toothpaste para bumalik yung dati niyang kulay. Ayan, natanggal ko na. Meron na rin tubig to. Ibababad lang natin sa Colgate. Ang bango ng amoy. So, ayan yung sintas niya. Nababad ko na. And, good luck. Good luck sa atin. Sana hindi masira yung shoes. Uunahin ko yung swelas niya dahil yun yung yellowish color. Parang pumuputi naman siya, tignan nyo. From yellow, naging white na. Effective! Pero tignan natin hanggang sa matapos kung ganito pa rin. Ayan, so guys, tapos na tong isa. Hahayaan muna natin siya. Pero in fairness, oh, parang pumuputi na nga siya. So, from this, ayan, na medyo yellowish, ganyan na siya. So, hahayaan muna natin siyang mababad sa toothpaste bago natin hugasan. So, dito na ako sa pangalawang pair. Ayan, kung hindi ko napakita na maigi yung kanina, ayan, ganyan siya kadumi. Or ganyan siya ka yellowish or dark. Hindi ko alam kung anong kulay yung itatawag ko. So, ganyan. So, ngayon, ito naman yung lalagyan natin ng toothpaste. So, ayan. Tapos ko nang i-brush yung shoes ni Jazz. And in fairness naman, parang effective talaga siya. Kasi kung napapansin nyo,
Ayan, nag-wipe na talaga siya. Ayan, konti na lang. So, ibababad lang daw natin siya sa Colgate. So, mamaya na natin sila babanlawan or pupunasan. Ayan. Medyo ibang-iba na yung kulay niya ngayon kesa kanina nung before tayo mag-start. So, dahil nakikita kong medyo effective naman siya, bababaran ko rin Stan Smith ko. Ito naman yung sa akin. Yan, medyo malinis naman sila. Meron lang silang medyo dark-dark dyan sa gilid-gilid. So, bababaran ko na rin siya ng Colgate. Ayan. So, guys, tapos ko na rin yung isang shoes ko, yung isang pair. Tignan nyo naman yung difference nila. So, bababaran ko na rin yung isa. Hi guys! So, ayan. Kakatapos ko lang mag-brush ng mga shoes. And, eto na yung mga itsura nila. Ayan. Pumuti na rin yung shoes ko. And, eto naman yung shoes ni Jazz. Ibang-iba na kaysa dun sa itsura niya kanina. Yan, medyo pumuputi na talaga siya. Ililift muna natin ng 2-3 oras daw para mag-absorb siguro at saka para mas lalong maging effective. So, tignan natin kung gano'n siya kaputi mamaya pagkabanlaw niya. Babalik ako later. 2 hours later. Hey guys, so ayan, after 2 hours, binalikan ko na yung mga shoes and eto na sila. Eto na yung itsura nila. Medyo malayo naman yung pagkakaiba compared dun sa kanina. Eto yung sa akin. Ayan. And eto naman yung kay Jazz. I-rinse ko na sila. Babanlawan ko na. Yan. Sana ganyan na talaga siya kaputi. Ito pala yung sintas niya. Yan. Nag-white na rin. Tignan natin kung magiging white na white silang lahat. Hi guys, I'm back. So, ayan. Kinabukasan na to. Kahapon ko sila nilabhan and pinatuyo ko muna kasi sila na maigi. Yung pwede na talaga silang suotin kasi may tendency minsan pagkatapos ng labhan, white na white sila. And pag natuyo sila, dun sila nagkakaroon ng stain, yung parang yellow-yellow sa gilid-gilid. So, shinner ko muna na tuyo-tuyo sila and tinignan ko kung may stain sila. And to my surprise, wala. Ito na yung kay Jazz. So, napakita ko naman to bago sila nilabhan. Dito sa taas, parang bago talaga. Yan. Kung hindi lang parang may kulubot-kulubot na dito, hindi mo mapapansin na nalaban siya. Tignan nyo guys yung dito sa likod. Yan, yung Stan Smith. Parang bago talaga siya. At saka yung mga tahi niya dito, parang wala na talaga silang black-black na parang dumi. Ayan. Super white na talaga. Na-impress ako dito sa top. I mean na natanggal talaga yung dirt. And eto naman yung sa akin. Ayan. Bagong-bago yung itsura. Parang brand new. Ayan. And eto yung pair niya. Ito hindi ko na natanggal kasi bubblegum to. Nalagyan to nung pumunta kaming Korea. Nakaapak ako ng bubblegum. Yan. Super white sila. I can say na nalinis talaga sila ng 100%. And pagdating naman dito sa swelas, yung sole nila. Ayan. Nakita nyo naman kahapon kung gaano kadumi yung swelas nung shoes ni Jazz. Pero bumalik siya 80% from its original color. Yan, nag-white siya. Hindi siya 100% na white, pero
Ang linis niyang tignan compared kahapon. Then yung Adidas niya, yan o, pumuti talaga siya. Diba, hindi ka na matatakot na magsuot ng white shoes. Kasi andyan lang pala sa tabi-tabi yung solusyon para malinisan sila. And ito yung sa akin, parang bago talaga. Ito, white na white. Tapos ito yung simples ng shoes ni Jess. Oh, white na white talaga, parang bago. Parang binili mo siyang brand new. And nabasa ko, pag nag-ano ka ng shoes, pag nag-brush ka ng white shoes mo, huwag mo siyang directly itapat sa sun kasi isa din yun sa nakaka-stain daw. So, yung ginawa ko, nasok ko siya sa kwarto para ma-airconan. And in fairness naman, kaagad siya natuyo. I mean na, pag-gazing namin, 90% tuyo na siya. Tsaka, advice ko lang guys, dahil toothpaste nga yung ipinan-linis natin, banlawan nyo siya ng maigi kasi malagkit siya pag hindi nabanlawan ng maigi. So ako, habang binabanlawan ko, binabrush ko pa siya. Sobrang lagkit ng toothpaste pag natuyo siyang hindi nahugasan. Okay guys, that's it for my today's video. Sana nakatulong yung life hack / experiment natin ngayon. So, kung isa kayo sa mga namumroblema na madumi lagi sa shoes nyo or nahihirapan kayong maglinis, itry nyo na din yung toothpaste and toothbrush. Napakamura lang. Thank you for watching. Kung nag-subscribe na kayo sa aking channel, thank you so much. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo and i-comment nyo kung ano pang gusto nyo makita sa aking mga vlogs. And see you on my next vlog. Bye!